Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malino na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Bahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawang, ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Ama, alam ko nandyan ka. Dahil di minsan hindi ka nagkulang sa atin. Ano ba ako sa paningin mo? Sino ako para ibigin mo? Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ama, alam ko naririnig mo ako. Tamahin mo. Damahin mo ang nasa puso ko. Oh,
sa aking pakikibakal, ikaw ang lahat sa kanya. Pakinggan mo ako, pakinggan mo ako, pakinggan mo ako. Thank you.
Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Jonathan Dooma po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. It's a brand new day, filled with endless possibilities. Ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya niyang ito sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritu ang banalang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa 1 John chapter 3 verse 18 na ganito ang sinasabi. Dear children, we must show love through actions that are sincere, not through empty words. Brethren, we know that faith without works is dead. Understand too that love without deeds of love means nothing and of no value at all. Agape for a brother, sister is shown with good works. Real disciples have developed the 15 traits of agape, so much so that wherever he, she, thus, love is fervently expressed from the sincere and pure heart. Today, tell your loved ones about your sincere love for them, not only with words, but most importantly, prove it with a simple act of love. Do it. It will make them happy, and you too. Mga kapatid, batid natin na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dapat din nating maintindihan na ang pag-ibig na walang gawa ng pagmamahal ay wala ring halaga. Ang agape sa ating kapatid ay maipadama sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang tunay na mga alagad ay nagtataglay ng 15 likas ng agape na dahil dito, ginagawa niya ang lahat sa pag-ibig sa buong katapatan nito. Sa araw na ito, sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay ang katapatan ng iyong pagmamahal sa kanila. Higit sa salita, patunayan mo ito kahit sa pinakasimpleng gawa ng pag-ibig. Mula rang mairagip sa lumilang liman,
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nabubuhay tayo ng isang beses lang. There are no other lives that will be given to us. So, what should we do in our lives to live it best? Ating pakinggan ang ating matandang kapatid na Regem kung paano tayo magiging masaya at kontento sa ating buhay sa paksang YOLO, you only live once. Shalom po mga minamahal na kapatid at maging sa inyo po na aming mga panauhin sa mga nagsisipakinig ating blessed day. Sumating pong palagi ang kapayapaan ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. Sana lagi po nating madama at makita ang kabutihan, mga pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang ating pong tatalakayin mga kapatid ay ang pamagat ay natalakay na po natin ng mga nagdaang panahon. Ito po yung tinatawag ng mga kabataan na YOLO. Y-O-L-O. Kaya ang pamagat po nito, YOLO number 2. Kasi ano ba ibig sabihin ng Y-O-L-O? You only live once. Tayo po bilang tao, at siyempre mga kabataan, alam na alam yan, nabubuhay lang tayo dito isang beses lang talaga. Kahit sinong tao, kahit napaka makapangyarihan, kahit mayaman, kahit anong pag-iingat, talaga po, we only live once. Kaya lang, mahalaga po na talagang maunawaan natin kung paano natin dapat nagugulin ang isang buhay, isang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi marami pong tao ay talagang napapalungi o napapahamak sa pag Google ng lakas at buhay na bigay sa kanila ng Panginoon. Kasi yung iba nakikita sa ginagawang pamumuhay, lalo na po ng mga celebrities, di po ba? At ang mga tao na napapanood, lalo na po sa social media. Maraming nagsasabi doon, do what you please. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Follow your heart. Kung saan ka masaya, gawin mo yon para talagang ma-Google mo ang iyong buhay ng nararapat. Sa ilang mga pagtingin, yun naman po hindi eksaktong masama. Mahalaga lang po na ma-check natin na talagang mag-Google natin ang
kapaki-pakinabang ang buhay, ang lakas, ang kalusugan na kaloob sa atin ng Diyos. Kasi nakasulat po sa Efeso 5, ang mga talata po ay 15 hanggang 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Sa 16, na inyong samantalahin ng panahon sapagat ang mga araw ay masasama. So ito pong mga talatang ito ay talagang nagbibigay warning sa atin, babala, na lagi nating tingnan, ingatan kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Paano natin ginugugol ang lakas, ang ating buhay, yung mga pagkakataon, yung bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon. Sa bandang huli sabi, samantalahin ng panahon. Kasi talagang hindi nga natin check yung mangyayari, papasama ng papasama ang mundo, maging ang ugali ng mga tao. So mahalaga na talagang samantalahin po natin yung panahon, yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Marami pong nagsasabi na talagang ang buhay ng tao ay sa Kanya. Your life is yours. Ang totoo, ito po'y pahiram lamang sa atin ng Panginoon. It is a gift. Ito po'y regalo ng Diyos sa ating lahat na Kanyang mga nilikha. Pwede rin pong sabihin, ang buhay natin, it is a chance. Isa pong pagkakataon para talagang maging makabulhan ito at talagang sa takdang panahon ay maiharap natin sa Diyos ang ating sarili, ang ating ibinuhay sa mundong ito upang maging karapat-dapat sa Kanyang mga rewards. So sabi nga, life is a gift. Totoo, regalo yan ng Panginoon. Pero how we spend our time, ito po ang ating gift naman sa ating Panginoon. Na kung ating pong titingnan talaga, gift din po natin ito sa ating sarili. Marami pong tao nagsasabi, live life to the fullest. Ito lang ang ikang gawin mo na gusto mo. Make memories. Puntahan mo na yung pwede mong puntahan. Magmahal ka na sa iyong mga mahal sa buhay. Gugulin mo na sa mga kapaki-pakinabang. Totoo po naman yun eh. Hindi po ba? Enjoy natin ang buhay, yung panahon natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung meron tayong career, pagbutihin yan. Kung meron tayong business, ayusin yan. Kung meron tayong mga bucket list, di po ba? Yung mga nakasulat na mga gusto natin magawa o kaya mapuntahan. Pwede pong gawin yon. Pero mahalaga po na ma-check po lamang natin na hindi po natin napapabayaan yung mas mahalagang mga bagay na dapat po nating gawin. Alam niyo po, meron pong akong kukwento na isang nangyari talaga sa isang lugar sa Bulacan. Meron pong isang kabataan doon na talagang ginugo mo siya to be a politician, someday to become a mayor. Sa katunayan, may mga kamag-anak po siya talagang mga politician, mga dating naging mayor. Kaya siya po ngayon SK chairman ng isang bayan. So, ang taong ito, ang kabataang ito, magandang lalaki, mayaman, magandang future, talagang may pinag-aralan. Kaya lang, siyempre, may barkada siya, may mga kaibigan. Siguro, sa isang pagkakataon, sa isang okasyon po, nagkatuwaan sila, nagkainuman na lasing. So, anong nangyari po, nung pauwi na siya, dahil sa kanyang kalasingan, siguro kasama niya rin yung mga barkada niya, ang ganda ng kotse, sports car Ang bilis mag-drive. Nakainom siya. Sa bilis ng kanyang pagdadrive, siya po'y sumalpok sa isang nakaparadang jeep at siya po ay namatay on the spot. Kaya ko po naikwento ito para lang ipakita na talagang ang ating buhay ay very fragile. O ito, napakaganda ng future, di po ba? Ginugroom siya para maging politician, mayaman, magandang lalaki, nakapag-aral. He has a bright future, pero sa isang pagkakamali, sa isang sitwasyon, nawala ang lahat ng mga pagkakataon. So, mahalaga po na ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin, matiyak po natin na nagugugol po natin
sa tama at ayon sa kalooban ng Diyos, mahaba man yan o maikli. Ngayon po, ano ba nakasulat sa Roma 14:9? Nakasulat po rito, "For if we live for the Lord, or if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's." Napakalino po ng talatang ito na sinasabi. E pag tayo nabubuhay, mabuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo mamamatay, mamatay tayo para sa Panginoon. So therefore, whether sa mabuhay at sa mamatay, iali po natin sa Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay. Hindi naman nangangahulugan na mag-full-time tayo sa ministry, pababayaan na natin ang ating pamilya, pag-aaral o trabaho. Hindi po, kasi nakasulat din sa Bible eh. Saan mang iyong ginagawa, gawin mo ito ng gaya ng ito'y sa Panginoon. We must glorify the Lord anumang pong ginagawa natin o ninyo. Lalo na po sa mga kabataan. Nag-aaral ka ba? O pagbutihin mo yung pag-aaral. Mag-aaral ka mabuti, maging responsible ka, maging maayos kang estudyante, magalang, respectful, gentle, masikap mag-aral. O ikaw ay young professional. Pagbutihin mo trabaho mo, maging outstanding ka sa iyong mga kasama, and at the same time, huwag mong pababayang maglingkod sa Diyos. Gumawa ng mabuti. Maging masunod ka sa iyong mga magulang. Maging responsible ka sa iyong mga decisions. Maging mabuting kaibigan sa iyong workplace o kahit dun sa inyong eskwelahan. So yun po ang mahalagang magawa natin sa anong pong sitwasyon. O tayo mga magulang. Maging mabuting magulang tayo. Maging mabuting mga kamag-anak sa ating kamag-anak. Maging mabuting kapitbahay sa ating mga kapitbahay. So mahalaga po na sa buhay natin ito na bigay ng Diyos. Lagi nating isipin, who should we please? Sino ba talaga ang dapat po nating ma-please sa ating pamumuhay na ito? Eh, yung iba ang gusto ma-please, yung kanilang asawa. Di ba? Ay naman, karamihan po, yung kanilang sarili. O minsan yung iba po, kanilang mga anak. Actually, hindi naman po masama yon. Dapat lang yun eh. Tungkulin po natin yun sa isa't isa, sa isang pamilya. Pero most importantly, ang dapat po nating ma-please, mapasaya, mapalugod ay ang ating Creator. Di po ba? So, talaga bang ginagawa po natin yung mga bagay na ginagawa ng mga tunay na Kristiyano? Yung buhay ba na ito, yung ating mga pangarap na gusto mangyari sa buhay natin, ang end result po ba noon ay para mag-glorify ang Panginoon? So yun po mga dapat nating itanong sa ating sarili. Baka tayo plano ng plano eh para lang sa mga bagay na ukol dito sa mundo. Baka pansariling kapakanan lang ang ating tinitingnan. We don't care about those people around us. We don't care about kung paan tayo makapaglilingkod sa Diyos. Eh alam po natin, ang ating buhay, we should dedicate it to the one who gave it to us. Diba? I-dedicate po natin ang ating buhay sa Diyos na nagkaloob nito. Maging mabuti kang nanay, tatay, lolo, lola, maging mabuti tayong anak. Sa pag-aaral, pagbutihin mo yan. Kung kayo kabata, mag-aaral kang mabuti. At yung mga pangarap mo, i-dedicate mo sa Panginoon. Saan mong mga sitwasyon, mga choices po natin, mga decisions, ang lagi po natin consideration ay paano natin mapalulugod, mapararangal ang Panginoon. This is our life na bigay ng Diyos that should be devoted to Him. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, bilang Kristiyano na isang papakabait, di po ba, bilang tao na gusto natin maging mabuti, na mabuting mamamayan, mabuting miyembro ng pamilya. Lagi po, life is really hard. Mahirap talagang mabuhay. May masaya, mapayapa. Pero, tandaan po natin, God is always good. Diba? Life is hard, pero God is always good. Pwede po natin sabihin din na life is unpredictable. Hindi natin matitiyak. Diba? Eh, kagad, maaari tayong magkasakit. Sa isang pagkakataon, maaari tayong maaksidente. Sa Pilipinas, maaari magkaroon ng resesyon. Maging sa mga bansa po nating pinupuntahan. But lagi nating tatandaan, God is sovereign. Ibig sabihin,
siya po'y nakapagahari ang kanyang kalooban, ang mga nakapangyayari. Pwede rin po nating sabihin na life is unfair. Kasi bakit may mga masasama na tila yumayaman? May mga napaka-criminal na tao, pero parang sila pang pinagpapala. Parang ibig sabihin, parang life is unfair. Yung iba, bakit sobrang gandang lalaki, sobrang gandang babae, parang nasa kanila lahat. Eh, hindi po dapat kaingitan ang lahat ng gayon. Dapat po nating maunawaan, God is just. Kung meron pong mga tao na masasama, na tila nagtatagumpay pa, tandaan po natin, sa takdang panahon, sila po'y hahatulan. Pero tayo po na hindi nandadaya ng tao, patuloy na gumagawa ng tama, inaalagaan natin ang ating integridad, ang ating dignidad at the proper time. Hahatulan po tayo ng Panginoon. Eh ngayon, parang malulungkot tayo. Eh bakit? May mga politician, di ba? Talagang nandadaya, pero nakaliligtas sa justice ng mundong ito. Pero sa justice po ng Panginoon, hindi sila makaliligtas. Yung mga gumagawa ng kasamaan, mga pandaraya, mga pagnanakaw, mga immoralidad na ginagawa. Tandaan natin, life is unfair, but God is just. Ngayon, life is short, totoo po yan, but God is eternal. O diba? Eh, ano bang average na lifespan ng isang tao? Sabi nila, 75 sa mga lalaki, iba nga 70 lang eh. Sa ibang mga bansang mahihirap nga, 50 lang. Life is too short, di po ba? But God is eternal. Yung kanyang mga promises, pang walang hanggan po yan. So doon po tayo mag-concentrate, doon po tayo mag-focus. Sa bagay po, ang mahalaga rin nating tandaan, anuman po tayo sa ating pamilya, whether tayo po'y lolo, lola, mga magulang, mga anak, o kahit apo, ito po ang tungkulin nating lahat. Ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Di ba? Yung po nakasulat sa Efeso 2:10. Nilalang tayo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos buhat pa ng una. So, ibig sabihin lang po ng mga kapatid, mga kaibigan, even before we were born, may takda na po tayong bagay na dapat na gawin. At walang iba kundi ang mga mabubuting bagay, mabubuting gawa. Ano ba yon? Eh, yung pong forgiveness, di ba? Pagpapatawad, napakabuti po niyan. Yung pong acceptance, yung pong may kapintasan ng kapwa mo, may kahinaan ng iyong kasama sa bahay, pero tatanggapin natin sila at patuloy na mamahalin. Mabuting gawa po yon. Yung pong listening, yung pong compassion, di ba? Yung lalagay ka sa kanilang kalagayan para maunawaan mo kung bakit sila ganon ang ugali, di po ba? You are compassionate sa kanilang kalagayan. Kung sila'y mahirap, hindi nakapag-aral, hindi natin mamaliitin, manapa, kaawaan po natin sila, di po ba? Yan po yung mga mabubuting gawa. Kung tayo po may kakayahan na maitulong ang ating kaalaman, yung ating financial na kakayahan, itulong po natin sa nangangailangan. Yung pagsamba sa Panginoon, yung pag-awit sa Kanya, yung pananalangin, yung pag-aabuloy, yung pong pagiging responsible citizen, yan po yung mabubuting gawa na kung saan dyan po tayo inilaan talaga ng ating Panginoon. So, we only live once. Gamitin na po natin, gugulin na po natin sa mga bagay na mabuti na itinakda ng Diyos na dapat po nating gawin. So, nasaan man po tayo mga bansa, gaan man po tayo kabisi, alam po ating responsibilities, alam man pong kalagayan sa buhay, ito po ang tungkulin nating lahat. Sa kagaya po na nabanggit kanina sa unang talatang ating binasa, mag-ingat po tayo kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito, how we are spending our time, our lives here on earth, at ano pang sabi, samantalahin po natin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi hindi po natin masasabi, bukas ba, malakas pa tayo? Bukas ba, buhay pa tayo? So sana po mga kapatid, ang mga na pag-aralan natin ito, manatili po sa ating isip at sa ating puso at magbunga po ito ng
mga paggawa ng mga bagay na magpapaging makabuluhan ng ating buhay na bigay ng Diyos. So sa huli, lagi ko pong sinasabi, you must always rejoice. Diba? Sa paggawa po ng mga mabubuting bagay, maging masaya po tayo. At upang magawa ito, lagi po tayong mananalangin. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para yung forgiveness, para po yung generosity, para po yung acceptance, yung patience, mapa sa atin. At tayo po yung maging mapagpasalamat. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Anong po ang ating sitwasyon? Upang lagi na makita natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. So sana po mga kapatid, ang mga tinalakay natin ito ay maging tulong para po tayo magugol natin na makabuluhan ang ating buhay. Pagpala sa ating lahat ang mga bagay na ito mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maraming salamat din po sa lahat ng nagsishare ng ating link ng ating broadcast. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po na sumama sa isang panalangin atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Hari, Ikaw na banal, dakila, at pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Sa kalakasan na taglay namin sa pagising namin sa umagang ito. Sa liwanag ng pag-iisip sa aming pananampalataya sa iyo. Napakadakila mo, Panginoon, wala kaming maigaganti, kundi makita mo po kami na patuloy na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa mga pagtuturo. Makita mo po sa amin ang aming buhay na iyong ipinagkaloob na magamit namin sa paglilingkod sa iyo, sa pagpuri sa iyo, sa pagdakila sa iyo. Makita mo po ang aming buhay sa aming paglakad sa bawat araw ng aming buhay na iyong kaloob. Makita mo pong nabubuhay kami sa mga kabutihan, sa katotohanan. Makita mo pong nabubuhay kami sa kabanalan upang kung magkagayon, ang buhay na kaloob mo sa amin ay magkaroon ng kabuluhan sa aming buhay at sa dulo nito, ang lalong buhay na ipinangako mo sa amin, ang buhay na walang hanggan. Panginoon, pinagtatagubilin po namin sa iyo ang maghapon na aming lalakaran. Lagi mo kaming papatnubayan upang maghapong ito maging kabanalan namin, maging kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maasa kami na hindi mo kami pababayaan sa maghapong ito. Gagawad mo ang imbasbas, ang bendisyon, ang iyong pamamatnubay. Ang lahat ng ito ay amin pong ipinagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus. Ikaw na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa Landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po!